Good day guys! Welcome again to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell icon for more videos and updates. For today's video, pag-uusapan natin ngayon ang Lancer na class na Evil Type. Isa ito sa may pinakamataas na DPS at pinakamataas na critical damage sa lahat ng class. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna kang Pablo Escobar, kay Jace Art, at kang Ralph Alano. So ngayon guys, iti-check natin kung bakit siya ang may pinakamataas na critical damage sa lahat ng class. Meron kasi siyang tatlong buff guys na nagbibigay sa kanya ng critical damage. So tara, check natin. Let's go! So guys, ang i-check lang natin ngayon is yung buff na nagbibigay sa kanya ng mataas na critical damage. So guys, ito yung unang ano niya, buff na critical damage with each the Thunder Force. Increase the critical damage by 326 last for 10 seconds. Last for 10 seconds guys kapag hindi mo ito ginawang passive. So ito guys, ginawa ko tong passive dito sa false retreat. So becomes passive permanently but the critical increase is only 60% effect. So ibig sabihin guys, itong 326 is 60% lang ang ma-apply niya doon sa stats niya. And then guys, next is the blood sacrifice. No, increase 20% critical damage and increase the attack last for 10 seconds and acquire one spear soul immediately after casting. So again guys, ito no, nagbibigay ito ng 20% again ng critical damage. So grabe guys, grabe talaga tong Lancer, puro critical damage kapag evil type ka. So yun guys, yung dalawang buff is na-apply na dun. So ito yung resulta ng critical damage stats na meron na tayong 686. Pero guys, weak pa to. Hindi pa to malakas kasi bago lang tong gawa. Kaya maliit pa yung critical damage niya. So ito guys, yung blood sacrifice, so ginawa ko itong passive. So itong shifting for attack sa Kaigong. So turns into permanently skill and permanently increase the damage all. Attack increase valid for 60%. So yung may increase attack guys, i 60% lang yung ma-apply niya doon kapag ginawa mong passive. But same lang yung ano nyo guys, critical damage na increase, which is the 20%. And then ito guys, last is the blood tear. So again guys, increase critical damage by 900. Again guys, critical damage na naman. Now last for 15 seconds. And when critical damage occurs, then deal between 2 times total damage at 70% chance. So ibig sabihin guys, kapag mag-critical siya, ay 2 times siyang mag-critic. So sample critical damage niya guys is 78,000. So times 2. So yun guys, pero meron lang siyang 70%. So ngayon guys, ay papakita ko sa inyo kapag binuff ko tong last na buff niya. So meron tayong 686 na critical damage na sa stats niya, no, kapag binuff ko to. So kung nag-buff tayo nito, so ito yung magiging critical damage mo. Naging 1,664. How much more kapag malaki na yung mataas na yung critical damage, no, tapos nag-buff pa nito. So yayay talaga. GG. For me guys, no, kapag nasa level 80 na to, makuha na niya yung transform na skill.
siguro guys matatalo na yung boxer. So ngayon guys, ipapakita ko, i-share ko sa inyo yung kaigong build ko. So ito guys, so ako, meron pa nga ito guys, so Furious Roar, critical damage increase by 10%. So mag-i-increase pa siya ng 10% critical damage. Grabe talaga guys yung Lancer na evil type. So next proceed tayo guys, itong reversal, no, when critical hit, there is a 30% chance to trigger immortal effect, 3 seconds will not die. So kapag ano guys, yung nauubos na yung HP mo, no, kapag nag critical hit siya, is magti-trigger yung immortal effect. So meaning guys, hindi ka mamamatay, no. So meron ka pang 3 segundo na para patumbahin yung kalaban. So pero 30% lang guys. So next is Wall Retreat. Again, ito yung mga buff passive, no, shifting for attack. So ito yung mga in-explain ko kanina na mga passive na buff. And then guys, dito sa Enlightenment, ito pataasin nyo rin itong critical damage para mas talong yayay o masakit yung ano nya, critical damage. Then sa build ko guys, ni level 4 ko itong death kasi medyo hindi masyadong makunat tong evil lancer, napansin ko lang. So ito yung ano ko, inad. Then depende na rin sa inyo guys, anong build niyo, basta itong def ako. Pero pwede naman kayong mag-build attack, no, critical damage, then malaki yung ano mo, attack. So kapag malaki yung attack, malaki rin yung mataas din yung critical damage. Then I suggest guys, kapag yung ano nyo pet is yung boxing cat, kasi lahat na yung dalawang skill niya is puro silence, no. So kapag na silence yung kalaban, so normal hit lang yung ano niya, normal hit lang ang matatanggap mo. Hopefully guys, meron kayong natutunan or idea regarding this class, no. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, no, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell icon for more videos and updates. See ya!